So maganda ba na bumili tayo ng dollar ngayon dahil mas maraming dollars, tapos kapag tumaas na ulit yung dollar at bumaba yung peso, saka natin ipalit ng peso ulit. Magandang strategy ba yon? Yun yung katanungan. So bago natin sagutin yan, tayo po muna ay magpapatalastas. Meron po tayong rental joint venture property. At ipapakita ko po sa inyo ngayon ang video ng rental property na in-open natin for joint venture. Ayan. So nakita nyo po, yan po yung rental property natin sa Sampaloc, Manila na available for joint venture. No? So ito po ay magandang source ng passive income, inflation hedge at liquid ito dahil anytime pwede mo naman kunin ang inyong joint venture contribution kung ito ay kailangan mo na. Tapos low capital requirement din compared to building your own rental property. Kasi ang base value nito ay 16.5 million pesos at ang kalahati nito, no, 8.2 million pesos ay ino-open natin for joint venture. 100,000 pesos per unit of joint venture contribution yung ating requirement, no? So ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-shell out ng malaking pera to take advantage of rental income. 100,000 pesos, pwede ka nang sumali. At ang gagawin po natin dito, profit sharing on rental income ang ating gagawin. At there's only, actually, ano, no? Hindi na 1.8 million yan. 1.5 million na lang, no, remaining. When we started this in June, August na. I'm projecting before August ends, ay mafufuli, ano na to, funded na siya. So if you're still interested, may space pa po tayo. So if you're interested, just go to Vince Rapisura Facebook Messenger and send Marzan 1. Okay, so ito na yung sulat sa atin, no, ni na nagtatanong tungkol sa USD investment, no? So hi Vince, sabi niya, how are you? Hoping that you are well. Wanted to ask if it will be a good move to invest in US dollars while foreign exchange is low. Appreciate your advice on this. Thanks, Bea. Okay, so maraming salamat sa iyong sulat, Bea, at sasagutin natin ang iyong katanungan. Okay, so I would like to show first the advantages and then the disadvantages ng pagkakaroon ng US dollar savings, no? Kasi when you say investing, medyo nandun ka sa trading part, eh, no? Pero I think mas savings yung tinutukoy mo dito. Okay, so here are the advantages of having your savings in US dollars. So unang-una, lower ang withholding tax kapag nag-save ka in US dollars. Kasi ang withholding tax sa regular na peso ay 20%, no, sa ating savings, pero kapag sa US dollars, US dollar denominated ang ating savings, 15% lang ang withholding tax nito. Okay? At ang advantage kasi ng US dollar, it is still considered as, no, hindi siya considered, it is the default reserve currency of the world, which means ang lahat ng mga central banks sa buong mundo, naglalagay sila ng kanilang reserba ng pera at ang gamit nila ay US dollars. So that means malaki ang trust at malaki ang credibility ng US dollars. So it gives it that stability, no? A sense of stability dahil siya nga ay reserve currency ng mundo, no? At nagkakaroon tayo ng diversification of risk kapag tayo ay may US dollars dahil kunwari naglagay ka ng pera mo in peso tapos meron din nakalagay sa US dollars, pag may tumaas bumaba dito, pag pinagtignan mo siya, magtatabla ka lang. So nadadiversify mo yung risk, no? Depende kung ano yung balance mo, kung mas malaki ba yung US dollars, mas malaki yung Philippine peso. Ang isang advantage din nito ay kapag kailangan mo ng US dollars, hindi kasi yan usually available, eh. Kailangan mo pang, usually nga pag sa banko, karanasan namin nagpapareserve pa. Yan ay kung kailangan mo talaga ng cash, ha. Pero kapag electronic transactions, magre-remit ka, madali yon, madaling matransact yon. So yung availability niya is not, it's not always easy to buy US dollars. So lalong-lalo na if you're doing offshore transactions. Ang advantage din nito ay kung meron ka talagang certain future use, so magandang mag-save ka na sa
US dollar. So say for example, you're going abroad and balak mo magbakasyon at gusto mong protektahan na yung pera mo ay same na yung makukuha na amount doon sa budget mo when you go to that country. So you can already save in US dollars. So pwede rin naman kahit anong foreign currency, no? For example, you plan to go to Japan, di mag-save ka na in yen. Pagpunta ka ng Korea, mag-save ka na in won. So kung ano yung kailangan mo na currency. Pero yung US dollar kasi, very flexible yan. Kahit anong bansa ay pwede mo siyang ma-exchange. So safer siya in that way, no? At ang isang advantage ng having a US dollar savings account ay napapuwersa tayo na mag-save because we are less likely to withdraw US dollars compared to Philippine peso. Okay? Bakit ganon? Unang-una, kapag meron kang US dollars at winidraw mo siya, meron kang sense na, ay, sayang, di ba? Wag ko na lang munang i-withdraw. Tapos, pangalawa ay yung US dollars kasi ay wala yung ATM typically eh. Hindi mo siya ma-withdraw anytime. So, mas mahirap siyang abutin, kumbaga, at magagastos. Kaya, it improves our savings patience in a sense and therefore, we are less likely to withdraw. Okay, so yan yung advantages. Ano naman yung disadvantages? Unang-una is market volatility risk. Okay, so yung market volatility risk ay hindi natin kasi alam talaga, no? Yung pagtaas at pagbaba ng foreign exchange currency. Kaya ako pa rin at the very least, kailangan talaga na alam mo kung ano yung pinapasok mo, ano yung purpose mo bago ka maglagay at mag-decide kung US dollars would be for you, no? So for example, kami, we keep a large part of our retirement money in US dollars because we project that we would be visiting our family members who would live abroad, who are now actually living abroad, no, in the US and in Australia. At kapag nasa retirement age na kami, mas maganda na meron kaming malakas na purchasing power coming from US dollars instead na nasa peso lang. So, depende yan kung ano talaga yung purpose mo, no? So, advantage, disadvantage yan kasi kunwari noong global financial crisis, yung dolyar naman ay sumadsad, no? Naging 40 pesos lang siya noon. Ngayon kasi nasa 50 pesos siya. 48 nga ngayon. So parang pababa na naman siya. So there is market volatility risk, no, when investing in US dollars. Tapos kapag tayo ay nag-invest din sa US dollars dito sa Pilipinas, lower ang interest rate, no? In fact, when I calculated, it is 5 times lower than peso interest rate. So kung meron kang 2,000 US dollars, which is roughly equivalent to $100,000, no, chinek ko kanina, 1 year na time deposit, 0.125% ang kikitain mo, no, sa iyong $2,000. Pero sa 100,000 pesos, 0.65%. So this is about 5.5 times bigger yung interest kapag sa peso. So that's one of the disadvantages also. The reason for that is because mas safer, no, ang tingin ng mga tao sa US dollar, which is considered a hard currency, no? Mas stable kasi siya. But there's also illusory gains as a disadvantage nung sa ano, no, sa US dollars. Kaya ako, I usually take a look at my dollar holdings. Tapos kapag may nakikita ko na ang trend ay medyo pababa siya, so I reverse, no? Bibili muna ako ng maraming dollars kapag pababa ang value niya. Tapos pag pataas na yung value niya, then naglilipat ako ng kaunti naman papunta sa pesos para ma-take advantage ko yung pagtaas at pagbaba noong value niya, no? Tapos another disadvantage also is there's an added layer of transaction compared to transacting with Philippine pesos. So if you're doing business and you you don't really have transactions abroad, it would really be better off for you to have your transactions in Philippine pesos. So like for me, no, kapag may mga bumibili abroad ng libro ko, mas mahal yung charge natin kasi kahit nga dolyar yan na pumasok sa amin, pero pag tinignan mo na sa bangko, malakas yung kaltas ng bangko dahil sa mga fees
ng pagpasok ng US dollars. Okay? So yaan yung disadvantages. So sana Bea ay naliwanagan ka sa ano no sa tanong mo sa akin, pero babalik pa rin talaga ako. Your purpose dictates the investment. So kailangan muna Bea ay sabihin mo sa akin, ano ba yung purpose mo? Bakit mo gustong bakit mo tinitignan na mag-invest doon sa US dollars. So sa akin kasi hindi enough na ang sasabihin lang natin ay gusto kong dumami ang pera ko. Lahat naman tayo gusto yata yun, 'di ba? Sino naman ang may gusto na kumonte ang pera nila? Pero ano yung mas real na ano na purpose natin? Yun yung mas gusto kong marinig. Ito ba ay pang retirement? Ito ba ay pang pabahay, pang paaral, pang bakasyon? Then I could give a better advice for you, no? On that. So, ulitin ko lang ang pagyaman na pag-aaralan kaya nga tayo ay nandito ngayon. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.